Hey guys! Welcome back to my channel. It's me again, Irene. Sa video ko po ngayon, ay ipapakita ko sa inyo kung paano tanggalin ang nail extension or fake nails sa bahay. Hindi na natin kailangan gumastos ng malaki pagpunta sa salon or mga ilangan ng ibang tao para magtanggal nito. Kasi pwede rin natin siyang tanggalin sa bahay. So, kailangan ko lang po ay ang acetone, small cap, pusher, cotton, and aluminum foil. Ayan. So, tara, samahan niyo akong tanggalin ang aking peking kuko. Kailangan lang nating maglagay ng acetone dito. And then, kukuha tayo ng bula or ng cotton. Soak natin dito yung bulak. And then, lagay natin dito at i-wrap natin yung aluminum foil sa bawat daliri. So, ganyan lang po yung gagawin natin sa lahat ng kuko. So, better na mas maraming acetone sa loob para mas mababad siya. So, ganun lang yung gagawin natin. Yan. So, pag binalot po natin ang foil na may kasamang cotton at acetone sa loob, maghintay lang po tayo ng 5 to 10 minutes so para matanggal siya ng buo. Sometimes kasi natatanggal din siya ng buo. As in, para lang siyang idinikit. Pero actually, hindi po siya talaga itsurang kuko na idinikit. Sunod na video, papakita ko po sa inyo kung paano siya gawin. Okay? Since hindi ko po siya na video before, gawin. Next time, papakita ko sa inyo kung paano ko siya i-apply. Okay? So, hindi ko na try magpaganito sa salon eh. Pero, ang alam ko, medyo expensive daw. Kahit dati kasi, ito talaga yung hilig ko. Magpa-arty ng kuko. So, ayan, buhos na natin. Since hindi naman, mag-stay naman siya dyan, buhos na natin siya dyan. Ayan. Tapos, kumpletohin na natin yung 5. Okay, so, ito na nga. Basain uli natin yung bulak ng acetone. Dapat bonggang-bongga yung acetone niya dito para matanggal natin siya. Diba?
twist natin ng konti para mag-lock. Yan. Okay, so lagyan natin ng marami. O, ito muna ang apat. Kasi, so, yan, meron na pong 5 minutes. I-check na po natin yung, ito kasi yung una natin inano nilagyan, diba? Ayan na siya. See, parang sikong matatanggal na siya. Ayan na. Tatanggal na siya ng buo. Okay. So, wag natin siyang ipupush dito sa dulo. Kasi pag pinush natin siyang pag ganun, tendency niyan is masasaktan yung kuko or masusugatan yung kuko. It's better na dito tayo mag-start. Dito. Ayan. Ipupush lang natin from here, paikot, para matanggal natin yung fake nails. Hindi siya masakit, promise, kasi hindi naman siya talaga kuko. There you go. Yan. So, ito yung original kong kuko. At ito yung fake nail. So, okay. So, i-push natin from here. Try natin kung okay na tong isa. Itong isa. Feeling ko itong isa matatanggal na siya. Ayan. Natin siya. Feeling ko ito matatanggal na siya. Ito kanina nasaktan siya. Naumpog siya. So, yan. Dahil hindi naman talaga siya yung kuko natin. Hindi naman siya talaga yung kuko ko. Fake lang siya. So, ito naman masyado siyang dumikit. Ganyan. Mahaba yan. There you go. Yan. Tanggal na siya ulit. Nang buo. So, yan. Ganyan lang po kahaba talaga yung kuko ko. Yan. So, let's see kung ito ay okay na. Yan. Yun. Tanggal na siya. Diba? Ang haba niya. Yan na. Then next, ito nakaangat na. Try natin if matatanggal na siya ng buo. Dahil ito talaga yung gusto ko. So, tsaga-tsaga, Irene. Diba? And there you go. Iwan pa yung ano, base coat. There. Tanggal na siya. So, yan. Tada! So, next naman, itong isa. Ganun din. Same procedure. Yun. Tanggal na siya. So, ayan, guys. Yan. Ito po yung itsura ng kuko pag kakatanggal lang ng ano. Kasi nga, di ba, nadikit siya. Nakadikit siya dyan for 3 weeks. O, 4 weeks. O tama, 1 month nga siguro yan. Yan, ganyan. So, ganun lang po ka-easy. So, ayun guys, ganun lang po ang dapat natin gawin sa pagtatanggal ng mga fake nails dito sa bahay. Hindi na natin kailangan gumastos o pumunta sa mga salon, ano? Lalo na ngayon, ang hirap lumabas-labas. So, that's it for today guys. Thank you for watching and see you again on my next vlog. Bye!